justo bangla tobu jage. Kung naniniwala ka sa swerte, para sa iyo ang video ito, at kung hindi ka naman naniniwala sa swerte, malamang ngayon ay paniguradong maniniwala at mabibilib ka pa, dahil kapag napanood mo ang video ito, tiyak na uumpisahan mo na ding magtanim at maglagay ng halaman sa tahanan at bakuran mo. Kaya naman atin ang simulan ang mga tip at payo ng feng shui. Maaari mong palaging gumamit ng mga halamang gamot upang maakit ang iba pang mga uri ng swerte na nakaangkla sa iba't ibang sektor nang hindi inilalagay ang mga halamang gamot sa mga sektor na iyon. Ito ay magpapatibay sa elemento ng kahoy habang pinahihintulutan ang iba't ibang katangian ng herb lock na umunlad. Swerte sa pag-ibig. Una, mint, ang damong ito ay ginagamit upang mapabuti ang komunikasyon, isang mahalagang kasanayan para sa anumang relasyon. Maganda rin ito para sa swerte ng pamilya, lalo na ang mga bonds mo sa iyong mga anak. Pangalawa, lavender, ang damong ito ay ginagamit upang makaakit ng katapatan at pangako sa mga relasyon. Swerte sa karera. Ang swerte sa karera ay namamahala sa sektor ng hilaga na ginagabayan ng elemento ng tubig. Maglagay ng mga halamang gamot na nakakaakit ng swerte upang mapahusay ang iyong karera sa timog, timog silangan at silangan na sektor. Pangatlo, thyme, kung kailangan mo ng boost sa career luck, subukang magdagdag ng thyme plant para palakasin ang iyong tiwala sa sarili at pagpapahalaga sa sarili. Pang-apat, basil, kung kailangan mo ng swerte sa negosyo, subukan ang isang halaman ng basil. Mga mahahalagang langis, maaari mong samantalahin ang mga halamang gamot sa isang mahahalagang langis upang magamit sa anumang sektor na nais mong makaakit ng swerte. Ito ay isang mahusay na solusyon para sa mga lugar na ang mga halaman, elemento ng kahoy, ay maaaring lumikha ng isang mapanirang o kumpletong cycle. Panglima, insenso. Ang pagsunog ng insenso ay isang purification at clearing technique sa feng shui. Nangangailangan ito ng pagpunta sa bawat silid at paghawak sa nasusunog na insenso sa bawat sulok upang maalis ang hindi gumagalaw na enerhiya ng chi. Maaari mong gamitin ang alinman sa mga halamang gamot sa form na ito para sa paglilinis ng chi sa anumang sektor. Pinapayuhan ni Lilian to na sunugin ang insenso na ito para sa kapalaran ng kayamanan. May mga pinaghalo na insenso na ginagamit sa iba't ibang ritual tulad ng dilaw na dezambola na pinaghalong nogi, herb, juniper, evergreen, at iba pang sangkap. Ang nogi ay isang halamang bayberry. Sa kanyang aklat, 168 Feng Shui Ways to Declutter Your Home, pinapayuhan ni Lilian to ang pagsusunog ng insenso upang linisin, at muling pasiglahin ang mga chi energies sa iyong tahanan. Sinabi niya na bilang karagdagan sa paggamit ng sandalwood, insenso na ginawa mula sa puno, maaari mo ring palitan ng iba't ibang mga halamang gamot tulad ng tradisyonal na mga pagpipilian ng Native American ng sage at sweetgrass na ginagamit sa mga seremonya ng smudging at paglilinis. At ito namang babanggitin natin ay tungkol naman sa feng shui herbs para sa swerte. Isa sa mga pinaka-natural na lugar para sa mga live na halamang damo ay ang iyong kusina. Maaari mong gamitin ang mga sariwang damong ito para sa masustansyang pagkain para sa iyong pamilya habang umaakit ng iba't ibang anyo ng swerte. Ang mga nabubuhay na halaman, lalo na ang mga halamang gamot, ay maaaring maglagay ng mahahalagang enerhiya sa iyong feng shui na palamuti. Maaari mo ring gamitin ang mga tuyong damo sa anyo ng insenso sa pamamagitan ng pagsunog sa mga partikular na sektor upang makaakit ng swerte, kasaganaan, at kalusugan. Paggamit ng herbs sa feng shui. Ang pinakakaraniwang paraan ng paggamit ng mga halamang gamot sa feng shui para sa iyong tahanan ay mga nakapaso na halaman. Maaari mo ring gamitin ang mga herbal na mahahalagang langis sa isang diffuser o insenso. Saan ilalagay ang mga halamang herb? May tatlong sektor sa iyong tahanan na mainam para sa mga halamang damo batay sa mga elemento ng sektor. Kasama sa dalawang direksyon ng elemento ng kahoy ang silangan at timog silangan. Ang timog ay pinamumunuan ng elemento ng apoy, ang mga kahoy na inilagay sa sektor na ito ay nagpapakain sa apoy. Siguraduhin na hindi mo overfeed ang elementong ito ng masyadong maraming kahoy. Balanse ang palaging layunin sa feng shui. Silangan. Ang silangan ay ang sektor ng swerte sa kalusugan. Ang ilang mga halamang gamot ay may mga tiyak na katangian para lamang sa kalusugan. Una, rosemary, ang damong ito ay kilala na may mga katangian ng pagpapagaling. Ito ay pinaniniwalaan na mapabuti ang memorya at magpapataas ng mood. Pangalawa, lavender, ang damong ito ay nagpapakalma ng mga emosyon at nagpapalakas ng kalusugan.
Ito ay isang mahusay na damo sa isang sachet para sa mga unan sa iyong kama. Pangatlo, basil. Ang mga nakapagpapagaling na katangian ng basil ay ipinag-uutos sa loob ng maraming siglo. Timog silangan. Ang timog silangan ay ang wealth lock sector. Maaari kang gumamit ng mga halamang gamot sa lugar na ito ng iyong tahanan, maliban sa kwarto. Pang-apat, mint. Ang damong ito ay perpekto para sa pag-akit ng kayamanan at kasaganaan sa iyong buhay. Pang-lima, ajwain oregano. Ang herb na ito ay itinuturing na napakabuti at ginagamit sa feng shui para sa kayamanan at swerte sa pera. Pang-anim, spearmint. Ang damong ito ay ginagamit upang makaakit ng kayamanan. Pang-pito, chamomile. Ang damong ito ay kukuha ng swerte sa iyo. Ang chamomile tea ay isang magandang opsyon para sa body feng shui. Pang-walo, patchouli. Bahagi ng pamilya ng mint, ang patchouli ay pinaniniwala ang nakakaakit ng masaganang swerte. Timog. Ang timog ay ang sektor ng reputasyon at katanyagan. Ang isa sa mga pinakamahusay na halamang gamot na magagamit sa lugar na ito ng iyong tahanan ay rosemary. Ang rosemary ay nagbibigay inspirasyon at nagpapalakas ng katapatan bilang karagdagan sa pag-aalok ng iba pang mga benepisyo. Maaari mong palaging gumamit ng mga halamang gamot upang maakit ang iba pang mga uri ng swerte na nakaangkla sa iba't ibang sektor nang hindi inilalagay ang mga halamang gamot sa mga sektor na iyon. Ito ay magpapatibay sa elemento ng kahoy habang pinahihintulutan ang iba't ibang katangian ng herb lock na umunlad. Swerte sa pag-ibig. Una, mint. Ang damong ito ay ginagamit upang mapabuti ang komunikasyon, isang mahalagang kasanayan para sa anumang relasyon. Maganda rin ito para sa swerte ng pamilya, lalo na ang mga bonds mo sa iyong mga anak. Pangalawa, lavender. Ang damong ito ay ginagamit upang makaakit ng katapatan at pangako sa mga relasyon. Swerte sa karera. Ang swerte sa karera ay namamahala sa sektor ng hilaga na ginagabayan ng elemento ng tubig. Maglagay ng mga halamang gamot na nakakaakit ng swerte upang mapahusay ang iyong karera sa timog, timog silangan at silangan na sektor. Pangatlo, thyme. Kung kailangan mo ng boost sa career lock, subukang magdagdag ng thyme plant para palakasin ang iyong tiwala sa sarili at pagpapahalaga sa sarili. Pang-apat, basil. Kung kailangan mo ng swerte sa negosyo, subukan ang isang halaman ng basil. Mga mahahalagang langis. Maaari mong samantalahin ang mga halamang gamot sa isang mahahalagang langis upang magamit sa anumang sektor na nais mong makaakit ng swerte.